Tagal natin di nakita. Mga tayo nagkakausap, ganito kagad ang nangyari sa'yo. Bakit naman ganun? Alam mo, ba't kailangan umabot sa ganito? Ginawa ko naman lahat para ibigay sa inyo eh. Para maging mabuting ama sa mga anak natin. Lahat ang pangangailangan nyo, binigay ko naman ah. Bakit ganun? Parang lahat kayo gusto nyo akong iwan. Ikaw, si April, bakit nyo ako gustong iwan? Kaanak lang kasi tayo ng bakla eh. Lintik na jawin yan. Kaya tayo nagkasira-sira. Pero huwag kang mag-alala. Pwede na tayo magsama-sama ngayon. Makukumpleto na natin ang pamilya natin. Mabubuo na ang pangarap kong magkaroon ng bagong pamilya. Ikaw, si April, ako, sigurado ako, Daisy. Hindi ka malulungkot. Hindi na tayo maghihiwa-hiwalay. Excuse me, anong ginagawa niya sa mama ko? Ma'am, hindi po ba nasabi sa inyo? Na ano? Don't worry, Mr. Vergara. Nai-coordinate na ng mga staff ko ang National Heart Medical Center. Your wife is scheduled for operation. Salamat po. Pa, bakit pa nilipat ng ospital si mama? Pwede naman siya kaperahan dito. Unfortunately, iha, hindi sapat ang medical equipment ng ospital na to para sa komplikadong operasyon ng mama mo. Kailangan natin makasiguro para sa kanilang kaligtasan. Your mom is in very good hands with National Heart Medical Center. Pero... April. Please excuse me. Diba alam mo, may usapan na kami ng kapatid mong bakla? Kaya ilagay mo sa utak mo na hindi na kayo magkikita niyang kapatid mo. Naintindihan mo? Pero pa, baka gusto lang ako magpaalam ni Joey sa atin eh. Magpapaalam pa? Ano ba gusto mo? Matuloy ang operasyon ng mami mo? O hindi? Alam mo, madali naman akong kausap eh. Pwede kong tigil yan. Gusto mo? Alam mo, para maayos ko na lang, ayusin mo yung gamit ng mami mo. Aalis na tayo. Excuse me, nurse? Yes, sir? Pag dumating yung anak ng asawa kong bakla, pag kinanong kung saan kami lumipat, huwag mo sasabihin, ha? Okay? Sige, sir. Salamat.